Good afternoon, everyone. Our topic for today is all about isobaric process. So by definition, isobaric process is a constant pressure process. Or minsan tinatawag din siyang isopiestic process. Okay, so processes of vapors. So processes involving pure substance, vapors or steam, and ideal gas. Similarly in their processes, but ideal gas equations are not generally applicable to vapors. So, ibig sabihin, yung ideal gas natin sa Thermo 1 and yung, the ideal gas processes natin sa Thermo 1 and yung process natin sa vapor ay similar when it comes to their process. But, hindi mo pwedeng gamitin dito yung ideal gas equations like PV is equals to MRT. So, hindi pwedeng gamitin yan sa ating steam. Okay? So, let us discuss muna yung kanyang PV diagram. So, sa PV diagram, let's say we have point 1 and point 2. Yung area na nabuo na yan. Ito yung point 1 and ito yung point 2. Yung area na nabuo na yan is the work non-flow. Kasi by definition, work non-flow is the area under the PV plane. So, under yan. So, sa point na yan hanggang dito, yan. Under siya. Okay? Then, pag sinabi rin natin work steady flow, it is the area beyond the PV plane. So, wala naman tayong area beyond, no? So, therefore, work steady flow natin dito is equals to 0. Okay. Then kapag tiningnan naman natin yung kanyang TS diagram, so ganito yung kanyang tsura. So from point 1, so medyo mababa pa yung temperature, then tumaas sa point 2. Kagaya nito. So volume 1 natin, mababa, tumaas sa state 2 or sa point. Okay? So, ayan yung ating PV and TS plane. So, ganyang kalimitan. Depende sa points given sa problem. Pero ganyang kalimitan yung kanyang plane, PV and TS plane. Okay. So, let's talk about change in enthalpy, entropy, and internal energy. Kapag change in enthalpy, entropy, and internal energy. Pare-parehas lang yan sa lahat ng process. Like isobaric, isothermal, isenthalpic, isentropic, polytropic. Lahat yan. Pare-parehas lang ng formula. So, ito lang yung gagamitin natin sa formula na yan. Kaya, inis ako na lang din. Okay? So, delta H is equal to mH2 minus H1. Delta U is equal to mU2 minus U1. And delta S is MS2 minus S1. So, sa lahat ng process, pakitandaan, pare-parehas lang yung formula ng enthalpy, entropy, and internal energy. Now, i-derive natin yung formula ng ating work non-flow. So, sabi ko nga kanina, work non-flow is the area under the PV plane. So, ang formula niya sa thermodynamics is integral of PdV limits from 1 to 2. So, since constant pressure tayo, pwede nating ilabas si P. Ano? Sa rule of integral. So, labas natin si P. Therefore, work non-flow is P. PdV, limit from the 1 to 2. Then, pwede na natin siyang integrate kasi wala naman na tayong variable sa loob. Ano? So, integral of dV is P. Limits from 1 to 2. So, PV limits from 1 to 2. Then, yung 1 and 2 is to substitute natin sa V kasi yan yung ating in-integrate. Therefore, the formula of work non-flow is PV2 minus P1. Or, kapag malaking W, meron siyang mass. So, pwede mo siyang lagyan ng mass, M times P times P2 minus P1. So, yan yung dalawang formula natin for the work non-flow. Now, for work steady flow, sabi ko nga kanina, work steady flow is the area beyond PV plane. Like for example, meron kang PV plane. Kung ang point mo, ayan. Kung ito yung point 1 mo,
Then, ito yung point 2. Ayan yung area beyond mo. Diba? Yan. Ang tawag dyan is forksted flow. Pero kanina, based doon sa ating diagram, PB ano? Based sa ating diagram, ano? Ang point natin is pa horizontal. Pa ganyan. Point 1 and 2. Kaya, ang nabuo nating area is under the PB plane. So, works non-flow. Work non-flow. So, wala tayong work steady flow kasi wala tayong area beyond. So, therefore, by looking at the PB plane, makikita na natin na wala tayong work non-flow, work steady flow sa isobaric process. Ang meron lang tayo ay work non-flow. So, ayun yung isang way para makuha mo yung formula ng work non or work steady flow or by using the formula of negative integral of BDP limits from 1 to 2. Okay, so dp natin 0, ano? Kasi wala naman tayong change in pressure kasi constant pressure tayo. So, since dp natin is 0, therefore, ang integral ng 0 ay 0. So, nakuha na natin yung work ng flow, work steady flow. Solve naman natin si heat. So, ano ba yung formula ng heat natin? So, sa isobaric, ang heat natin is equals to delta H. Kahit sa thermo 2, ano? Thermo 1. Ang heat natin kapag isobaric ay laging equal sa delta H. So, paano ba siya na-derive? So, i-derive natin. So, derivation natin. So, sa thermo 1, heat is equals to delta U plus work non-flow. But, ano ba yung ating delta U? MCB delta T. Ano yung work non-flow natin? Delta PB. Okay. Then, PB is equals to MRT. Ano? Therefore, Q is equals to, copy mo lang yung MCB delta T, then yung PB, palitan mo siya ng MR delta T. Tapos, ano bang formula ng R natin sa thermo 1? R is CP minus CV. So, substitute natin dito sa MR. Therefore, Q is equals to MCB delta T plus MCP minus CV times delta T. Then, isubstitute natin yung CP dito, tsaka dito, at the same time, yung CB din. Okay? Therefore, Q is MCB plus MCP delta T. Ayan yun. Minus, kasi negative yung CB natin, MCB delta T. So, kung mapapansin nyo, makakancel si CV, MCB delta T. Therefore, Q is equals to MCP delta T or delta H. So, kapag ideal gases, itong gagamitin mo MCP delta T. Kapag sa vapors or steam processes, ang gagamitin mo ay MH2 minus H1. So, yan yung formula natin for heat. Then, ayan na. So, yan na yung lahat ng formula na gagamitin natin. Since yung enthalpy, entropy, and specific internal energy ay pare-parehas lang naman on all processes. So, another tip para ma-consider mo or malaman mo kung ang problem ba ay constant pressure. So, meron tayong mga keywords na tinatandaan. So, kapag sinabi sa problem na steam generator yon, economizer, steam boiler, or superheated, ayun, constant pressure yon. Kasi minsan, di ba, hindi naman sinasabi sa problem na constant pressure siya. So, meron pang keywords na hanapin para masabi mo na constant pressure siya. Unless, kagaya nung sa constant volume, di ba? Minsan sinasabi, a room consists of 26 students. So, kapag nabasa mo room, constant volume yun. Kasi hindi naman nagbabago yung volume ng room. Ganon din sa ating constant pressure. So, meron kang keywords din na i-consider kapag hindi sinabi na constant pressure siya. Okay? So, kapag nabasa nyo condenser, yan, constant pressure din yan. Air preheater, yan, constant pressure din. And any shell and tube heat exchanger, constant pressure yan. Okay? So, okay na tayo sa formula. Try natin mag-solve ng problem.
Problem number one, steam with a specific volume of 0.09596 cubic meters per kilogram undergoes a constant pressure process at 1.7 megapascal until the specific volume becomes 0.13796 cubic meters per kilogram. What are the final temperature, delta U, work, delta S, and heat? Kapag tinanong yung work, automatic work non-flow yan kasi work steady flow natin is equals to zero. Ano? So, punin na natin si given. Given is pressure is equals to constant. Kasi sinabi naman dyan, constant pressure. Ano? So, meron tayong given specific volume which is equals to 0.09596 cubic meters per kilogram. So, specific volume 1. Then, meron ding tayong given na pressure. So, equal yan sa P1 and P2, which is 1.7. Then, meron tayong specific volume 2, which is equals to 0.13796 cubic meters per kilogram. So, ang hinahanap dyan is T2, delta U, work non-flow, delta S, and the heat. So, solution. Kunin muna natin si BF and DG sa table 2 using 1.70 MPa para ma-determine natin kung yung B1 and B2 ba natin ay superheated or saturated. So, check natin. So, ang BF natin at 1.70 MPa is 0.0011634 cubic meters per kilogram. Then, ang BG natin is 0.11673 cubic meters per kilogram. So, at condition 1, since ang B1 natin is 0.09596, therefore, B1 is greater than BF, of course, but less than BG. Therefore, kapag ganyan, saturated ang ating specific volume 1. Okay, so since saturated siya, kunin natin yung ating parameters sa table 2 at 1.70 MPa and B1 is equals to 0.09596. So, yan yung parameters na gagamitin natin para makuha si U1, H1, and S4. Okay, so ang BF natin is at 1.70 MPa, yun nga, 0.0011634 and 0.11673 naman for VG. Yung U natin, UF is 870.9, UG is 2597.3, HF is 872.06, then HG is 2795.7, then SF is 2.3718, and SG is 6.4. So, by both 3-2, type na natin. Ah, nawala. Ano? Kunin natin. Open lang natin yung calculator. Wala. Ayo. So, input na natin sa mode 3-2. So, mode 3-2. 0.0011634. Then, 0.11673. 870.09. Tsaka 2597.3. Press AC, shift 155. By na, lagay natin yung ano, V1 natin, which is 0.09596. Therefore, U1 is 2286.88. So, solve natin sa H1. So, punta tayo sa data. Edit natin yung Y, which is 872.06. Then, 2795
0.7. Plus AC, shift to 155. Lagyan natin si V1, which is 0.09596. So 2449.977. Then solving for S1, punta ulit tayo sa data. Shift 1, data, edit natin si Y, 2.3718, then 6.4. Press AC, shift 1, 5, 5, lagay natin si V1 which is 0.09596, 5.76 kilojoules per kilogram Kelvin. So, nakuha na natin si U1, H1, and S1. Punta na tayo sa condition 2 natin or parameters 2 natin. So, pressure is the same, which is 1.70 megapascal. Yung volume 2 natin, given yan sa problem, which is 0.13796. Okay? Yung BF natin, yung pa rin naman, ano? 0.0011634 and 0.11673. So, by inspection, BF is, B2 is greater than BF and also greater than BG. Therefore, mas malaki siya sa dalawa, superheated yan. Okay, so kapag superheated, table 3 tayo titingin. So sa table 3, at 1.7 MPa and 0.13796, yung pressure may eksakto tayong 1.70 MPa. Ang wala tayong eksakto is yung volume. Okay? So, kunin natin yung volume, yung other parameters by using the interpolation. Okay. Then, sinama na rin natin si temperature kasi hinahanap sa problem. So, hinahanapin natin si U2, H2, S2, and T2. Okay, so, solve na natin. Ano? So, so, at 1.70 MPa, ang volume na makikita natin dyan, napapagitnaan siya ng 0.13621 and 0.13944. So, napapagitnaan yung B2 natin. Okay, so kunin lang natin yung parameters at 0.13621 and 0.13944. So, yung U natin dyan is 2,707.7, H is 2,939.3, S is 6.6849, then temperature is 260 degrees Celsius. At 0.13944, ang yun natin is 2725.9, H is 2963, then S is 6.7290, then temperature is 270 degrees Celsius. So, by mode 3-2, put natin, kunin natin si U, H, S, and S. Then 0.13944. So 2707.7. Then 2725.9. Shift 1. Shift 155. Lagay natin si V2 which is 0.13796. Therefore, U2 is 2,717.561. Ayan. Kunin natin si temperature 2 na since lumabas na rin naman. Edit natin si data. 260 and 270. Lagay natin si B2. Yeah, 265.418 degrees Celsius. Okay? Then, punta ulit tayo sa data. Kunin natin si delta H. H2 pala, sorry. Ayan, 2952.4
1 for 1. Then last is the entropy, kung hindi natin, punta tayo sa data para mabilis. A 0.13796. So yun, 6.7088 kilojoules per kilogram Kelvin. So kapag okay na yung parameters natin, solve na natin yung mga hinahanap. So unang hinahanap is T2. Na-solve natin si T2, which is equals to 265.418 degrees Celsius. Solving for delta U. Delta U is M, U2 minus U1. So, substitute lang natin. Wala tayong mass, ano? So, ang unit natin dyan is per kilogram. So, U2 is 2,717.561 and U1 is 2,286.88. Therefore, delta U is 430.681 kilojoules per kilogram. Solving for work non flow, it is equals to pressure times P2 minus P1. So, i-convert lang natin yung ating pressure into kilopascal para makita natin yung cancellation of units. Therefore, say 1.7 megapascal is 1,700 kilopascal. So, multiply lang natin siya, no? 1,000. So, substitute natin. Work non-flow is equals to 1,700 kilonewton per meter squared times P2, which is 0.13796, and P1, which is 0.09596. Cancel yung meter squared, magiging 1 na lang yan. So, kilonewton meters per kilogram or kilojoules per kilogram. So, work non flow is 71.4 kilojoules per kilogram. Okay, so change in ano tayo, entropy. Change in entropy is S2 minus S1. S2 natin, nakuha natin kanina, ano, 6.7088. Then S1 natin is 5.676 kilojoules per kilogram Kelvin. So, input lang natin sa calculator, ang lalabas is 1.0328 kilojoules per kilogram. Then last, solving for heat. Heat is a by derivation natin ng formula is equals to delta H or H2 minus H1. Ano? Delta H, nakuha natin, or I mean yung H2 and H1 nakuha natin kanina. Ano? So therefore, H2 is 2,952.141 minus H1, which is 2,449.977. Therefore, heat is equals to 502.164 kilojoules per kilogram. So that's it for our problem number 1. So, proceed na tayo sa problem number 2. Steam with an entropy of 2,843.5 kilojoules per kilogram undergoes a constant pressure process at 0.9 megapascal until the enthalpy becomes 2,056.1 kilojoules per kilogram. What are the initial temperature, delta U, work non-flow, delta S, and the heat? So, parang same lang nung problem number 1. Ano? Kaso, ang given natin naman dyan ay enthalpy. Enthalpy 1 and enthalpy 2. Ayan. So, kunin natin yung given. We have enthalpy 1 of 2,843.5 kilojoules per kilogram. So, constant pressure ulit yan. Therefore, P1 is equals to P2, which is equals to 0.9 megapascal. Then H2 natin is 2,056.1 kilojoules per kilogram. So, ang hinahanap is T2, delta U, work non-flow, delta S, and the heat. So, solution. So, same process nung kanina. I-check natin yung given natin na enthalpy kung
sila ba is saturated, subcooled, or superheated. Okay, so by looking at the table 2, P1 is equals to 0.9 megapascal. Ang HF natin dyan ay 742.83 kilojoules per kilogram. And ang HG natin is 2,773.9 kilojoules per kilogram. So, okay, i-compare natin siya sa ating H1, which is 2,843. Therefore, H1 is greater than HF and HG. So, kapag mas malaki siya sa dalawa, ang ating condition ng steam ay superheated. So, since superheated siya, titingin tayo sa table 3. So, at table 3, 0.9 megapascal and H1 is 2,843.5. 0.9 megapascal, may eksakto yan sa table 3. Ang hindi eksakto dyan is H1. So, gagawin natin, ganun ulit, interpolation. So, kunin natin kung saan napapagitnaan yung ating enthalpy. So, yung enthalpy natin sa table 3, napapagitnaan siya ng 2,833.6 and 2,856.9. So, check natin ha, para makita nyo. Point, ano ba yun? 0.9 megapascal, 284. Lampas na. Ito, so ito yung 0.9 natin. So sa enthalpy tayo titingin. So, 2843.5. Nasaan yung 2843? So, ito yan, no? Napapagitnaan siya ng 2833.6 and 2856.9. So, ang kukunin natin dyan is yung temperature, which is 200 and 210. Kukunin din natin si specific volume, which is 0.2303 tsaka 0.2364. Kukunin natin si specific internal energy, which is 2626.3 and 2644.2. Then also the specific entropy, which is 6.7522 and 6.8008. So kapag okay na, i-interpolate na natin. Ayan. So same values lang naman siya. By using interpolation, mode 3 to 2833.6. Tsaka 2856.9. Ah. Yan. Una natin ilagay yung temperature, ano, 200. Tsaka 210. Shift 155. Lagay natin si enthalpy, which is 2843.5. So, ang temperature natin is 204.249 degrees Celsius. So, solving for B1, punta tayo sa data. Edit lang natin yung Y. 0.2303 tsaka 0.2364. Okay, so press 155, lagay natin yung enthalpy, which is 2843.5. Therefore, the specific volume 1 is 2329 cubic meters per kilogram. Solving for internal energy 1. So, punta ulit tayo sa data para mabilis. Edit natin yung Y, which is 2626.3 tsaka 2644.2. Shift 155, lagay natin si 2843.5. So ayan, 2633.906. Then last, solving for entropy, punta ulit tayo sa data. Edit natin si Y, 6.7522, tsaka 6.8008.
Lagay natin si enthalpy, which is 2843.5. Therefore, the specific entropy is 6.7728 kilojoules per kilogram Kelvin. So, nakuha na natin si parameters at condition 1. Doon naman tayo sa parameters or properties natin sa condition 2. So, condition 2 natin, 0.9 megapascal pa rin, ano, kasi constant pressure naman siya. Then, H2 is 2056.1. So, since pressure natin is equal pa rin, ito pa rin yung ating HF and HG. So, i-compare natin. So, si HF or si H2 is greater than HF but less than HG. So, kapag ganyan, ang condition ng steam natin ay saturated. So, kapag saturated, sa table 2 tayo titingin. Okay. So at table 2, so tingnan lang natin ang ating properties at 0.9 MPa, kunin natin si F and G at H, V, S, and G. Okay? Okay. So, at 0.9 megapascal, HF natin is 742.83, then HG natin is 2773.9. BF natin is 0.0011212, PG natin is 0.215, SF natin is 2.09046, and SG natin is 6.6226. Then, UF natin is 741.83, UG natin is 2580.5. Okay, so mode 3 to ulit. Lagay natin yung F, which is 742.83. Then, HG is 2773.9. Then, yung Y, start tayo sa specific volume, 0.00112.215. Shift 155. Lagay natin yung ating enthalpy, which is 2056.1. Therefore, specific volume is 0.139413 cubic meters per kilogram. Solving for entropy 2, edit natin yung data, edit natin sa Y. 2.09046. 6.226 2056.1. Yon, 5.021 kilojoules per kilogram Kelvin. Then last, solving for internal energy 2. Punta ulit tayo sa data. 741.83, then 2580.5, shift 155, 2056.1. So 1930.696 kilojoules per kilogram. Okay, so nakuha na natin yung parameters, kunin na natin yung required sa problem. So, T1, nakuha natin yung kanina, which is equals to 204.249 degrees Celsius. Delta U is U2 minus U1. So, substitute lang natin. U2 is 1930.696. Then, U1 is 2633.906 kilojoules per kilogram. So, ang U Delta U natin is negative, ano, kasi mas malaki yung ating U1 kaysa sa U2. So, delta U is negative 703.21 kilojoules per kilogram. Solving for work non-flow is P delta V or PV2 minus V1. So, P natin, i-write natin siya in terms of kilopascal. So, 0.9 times 1000 is 900 kilonewton per meter squared. V2 is 0.139413. Then, V1 is 0.2329 cubic meters per kilogram. So, magiging isa na lang to.
kilonewton meter is kilojoules per kilogram. Therefore, work done flow is negative 84.138 kilojoules per kilogram. Solving for delta S, delta S is S2 minus S1. Substitute lang ulit natin, 5.021 minus 6.7728. Therefore, delta S is 1.7508 kilojoules per kilogram Kelvin. Then heat is equals to delta H, ano? Where delta H is H2 minus H1. Therefore, heat is equals to H2 natin is 2056.1. Yan yung given sa problem. Then H1 is 2843.5. So, heat natin yan is negative. So, delta S natin negative din yan. Okay? Therefore, heat is negative 87.4 kilojoules per kilogram. Okay, so that's all for isobaric process. So, kung may question, paki-message na lang sa Messenger or sa GC. So, that's all for today. Stay safe and thank you.